Ayan, welcome back again sa aking Lee's Tech Channel. So, nandito naman ulit sa T-Lee's for another video. And guys, for today's video is excited ako kasi may another gaming phone na naman tayong i-review dito sa aking channel. And yes, this is another Infinix GT series, no? If you guys remember, yung Infinix guys is nag-release sila last year ng first ever flagship gaming phone, which is the GT10 Pro. At nagustuhan agad yun ng mga mobile gamers dahil sa kanyang cool appearance and excellent performance. Kaya naman excited ako dito naman sa pinakabagong GT20 series na nirelease ng Infinix. So ito na nga guys, Infinix GT20 Pro 5G. And this phone guys is a Mobile Legend Bang Bang Pro League official tournament phone na may dual chip. First time yan sa Infinix GT series na may dual chip, and according to them, also offers a pro game level experience under 16K lang ka techie. Kaya naman, very excited akong itest to. Kasi diba, when it comes to gaming naman, ito talaga yung mga preference ko pagdating sa gaming, no? Dapat talaga is powerful yung chipset. Dapat maganda yung screen quality, screen display, of course. At dapat hindi siya mabilis o minute. And dapat hindi rin siya mabilis malobat. And dapat malaki yung ROM at RAM niya. So, yun talaga yung hinahanap ko. So, titingnan natin kung kaya yung i-offer nitong pinakabagong Infinix GT20 Pro 5G. Kaya wag na natin patagalin pa. Ayun, magsimula na tayo. So yun na guys, sa box pa lang nyo, makikita nyo agad, no? Infinix and Mobile Legend Bang Bang. So nakakolab talaga sila, obviously, kasi gaming phone nila ito. So ano ba yung primary specification nitong pinakabagong Infinix GT20 Pro 5G? So according to them, powered nga siya ng Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometers 5G processor at may dedicated gaming display chip and stable frame rate engine din siya. Which is a good news for me. Ayan, nakuha na niya agad itong gusto ko sa gaming phone. Then, Mobile Legend Bang Bang 120fps stable frame rate supported na rin. And may up to 24GB RAM na siya and 256GB ROM. Kaya very exciting, no? Kung ano pa ba yung kaya niya i-offer. But before that, titingnan na muna natin kung ano yung laman ng box na to. So yan, makikita niyo naman agad dyan yung box niya, no? Ang ganda rin ng kanyang packaging. Makita niyo nga dyan mismo kahit sa print nitong kanyang initial cover, may MPLD na nakalagay, na nakaprint. Ayan, ang ganda at ang unique ng kanilang cover, guys. At eto na nga yung official box ng ating Infinix GT20 Pro 5G. At kung makakita nyo dyan, ang cool din yung boxahan. Ayan, napakaganda. At bubungad agad itong mini box. Sa mini box guys, may free na siya na tempered glass. And of course, yung kanyang casing nandito rin at guide. And of course, ang kanya ring pin ejector. Sobrang cool din tingnan ng kanyang case. Ayan, makita nyo nga dyan, no? May design din siya. And para talaga siyang mecha din yung kanyang case. Then yung phone is bubungad agad. Makikita nyo dyan yung kanyang 45-watt power brick and ang kanyang USB Type-C cable. Sa packaging pa lang, talagang pang-gaming na yung vibes nitong pinakabagong Infinix GT20 Pro 5G. So now, silipin na natin diretso yung phone, guys. Kung mapapansin nyo nga dyan, may pa-mecha design nga itong pinakabagong phone na ito. And ayan, yung color pala na meron ako is yung kanilang mecha blue. Meron din silang mecha silver and meron silang mecha orange. And makikita nyo talaga mismo sa design niya na pang gaming talaga siya because of its mecha design. And I also like the blue accent of this device. And may mecha loop LED interface pa siya. So, kapag naglalaro ka, umiilaw din etong kanyang loop dito. Kaya ititest agad-agad natin to sa gaming para makita nyo na agad dyan. So, there nga, tinest agad namin siya sa Mobile Legend Bang Bang. Makita nyo naman dyan, diba, na naka-ultra graphic nga siya sa Mobile Legend and ultra frame rate. Unang-una pa lang, nung may experience at may feeling mo na talaga yung smoothness ng kanyang screen, mapapansin nyo rin dyan agad-agad na maganda talaga yung display ng phone. Lutang talaga yung mga colors ng mga characters. Even sa clashing, makikita nyo naman dyan kung gaano ka-smooth dalhin ng character. Ayan, wala tayong nafe-feel dito na lags, kateki. And hard touch. Normally, kapag clashing talaga, guys, makaka-feel ka ng hard touch sa isang phone. Pero eto, guys, as a gaming phone,
smooth talaga. Kasi nga, yun naman, yung touch sampling rate nito, Kateki, is 360Hz. Napaka-responsive ng kanyang screen. Nakatulong talaga din yung dual chip niya kasi mas nagiging smoother at mas nagiging maganda yung gaming experience at nagiging immersive din yung experience natin. Nakita nyo dyan na maganda yung gaming performance kasi malaki din yung benchmark score niya. Dyan pa lang makikita nyo na kung solid yung gaming performance ng isang phone. And yung kanyang operating system, XOS 14 4GT na rin po siya. With of course a 2-year Android updates guarantees up to Android 16. And guys, napansin ko rin na maganda yung kanyang audio, no? Kasi JBL na rin pala siya, kaya crisp at loud yung kanyang speaker. Ayan, so may enjoy nyo talaga yung paglalaro nyo. Mas maganda rin yung kanyang viewing experience kasi wide yung kanyang screen. So, makita nyo naman dyan na manipis na yung mga bezels niya. So, talagang may enjoy nyo fully yung screen niya, no? Kasi bezel-less na siya. And AMOLED yung kanyang display panel. Kaya maganda rin yung quality ng kanyang screen. And kung mapapansin nyo dyan, guys, stable din yung kanyang frame rate. Ayan, that is because of its stable frame rate engine. Ayan, nakatulong talaga siya. So in fairness, guys, nakuha naman niya yung gusto kong performance sa gaming na smooth, tsaka stable yung frame rate, tsaka loud yung speaker din. And isa pa sa napansin ko dito, Kateki, while gaming, is hindi din siya mabilis uminit. In fact, sa room temperature dyan, tinest namin yung heating niya. And guys, naging 36 degrees Celsius lang siya. May minor na heating pero very tolerable. Kasi nga naman, meron din naman siyang cooling system. The ever-evolving cooling system niya. So, nakatulong siya to suppress the heat temperature. Tinest din namin to sa COD para makita nyo rin. Hindi lang din siya sa Mobile Legend Bang Bang playable. Pati sa COD, guys, playable din po siya. So, there nga, very high graphic nga yung kaya niya and max frame rate. Capable talaga siya on handling this game as well. Kahit demanding yung game na to, guys. Pero kayang-kaya niya. That's because of its powerful chipset din. Ayan, so makikita nyo naman dyan kung gaano din ka smooth yung gaming performance. Hindi ko in-expect yung ganitong quality, ha, kasi sa price point niya, talagang na-surprise ako na kaya niya makipagsabayan din sa mga high-end devices ngayon na mga gaming phones. So ayan, makikita nyo naman dyan yung performance niya kung gaano din po siya ka-smooth sa COD. And by the way, na-impress din pala ako, guys, dito sa kanyang charger. Kasi kung mapapansin nyo, hindi siya yung normal na charger na USB Type-C. Like for example, naglalaro ka while charging, hindi sa gabal. Diba? Very comfortable lang siya sa kamay. Talagang geared talaga yung phone na to, pati yung accessories niya para sa mga gamers dyan. So ayan, Kateki, very impressive itong performance ng pinakabagong Infinix GT 20 Pro 5G. Nakita nyo naman sa Mobile Legend Tennis natin at sa COD, talagang wala kaming na-experience na lag, frame drops, and hard touch. Talagang smooth lang yung performance namin. Ay, kinaganda rin kasi is yung kanyang screen is very responsive and the quality as well. Talagang solid yung quality. Tapos yung sound pa niya. So ayan, as we game test this phone, guys, tinest na rin namin yung kanyang consumption ng battery, kung solid ba. Since itong si GT 20 Pro is meron siyang 5,000 mAh battery at supported siya ng 45W charging. So, tinest namin siya first sa draining and makakita nyo dyan, guys, as we played YouTube for 30 minutes from 100%, naging 98% lang po siya. Imagine! 98, so 2% lang. Then, naglaro kami ng Mobile Legend for 30 minutes at naging 93. So, sa short span of time, 1 hour, 7% lang yung kinuha niya sa kanyang battery while using this for 1 hour. So, normally, yung mga testing ko sa ganyang span of time, yung kinukuha ng battery is 10% above. Pero ito, guys, 7% lang. And na-test ko rin to, guys, and napaglaruan ko pa siya ng madaming oras and hindi talaga siya as in basta-bastang nalulobat. Actually, it lasts a day talaga. Kaya mag-e-enjoy ka sa battery consumption ng phone na ito. And of course, tinest ko na rin po siya sa kanyang charging para makita nyo rin kung mabilis ba siyang i-charge. Since supported nga ito ng 45W, charging test na rin namin. And makita nyo dyan agad-agad kung gaano din siya kabilis i-charge, Kateki, from 1% naging 68% agad siya after 35 minutes. So, sa 35 minutes
sa paghihintay, pwede mo na siya agad gamitin para paglaruan. So, ganun lang kabilis yung kanyang charging. So, ayan ka, Teki, nakita nyo na po yung gaming natin, charging at training test. And so far naman is nasatisfied naman ako sa ipinapakitang performance ng phone na to. Now, guys, sa camera naman tayo. Ayan, titingnan natin kung lumalaban din ba yung Infinix GT 20 Pro sa camera. Kasi sa camera niya, sa rear cam, may 108MP siya na OIS triple rear cam na. Samsung HM6 na rin po siya. Then, yung front niya is 32MP. So, tinas namin siya, of course, para makita rin ninyo. Pakita ko sa inyo yung mga sample shots sa rear cam. And of course, sa front cam na rin. Teki, nakita nyo naman. Diba? Pati pala rear cam and front cam niya ay nako-competitive din. Hindi naman sa parang puro positive yung sinasabi ko. Pero yun kasi yung na-experience ko sa phone na ito. Like, to be honest with you guys, nagustuhan ko rin even yung camera performance niya. Yung rear cam niya, napaka-clear, crisp din siya, and maganda rin yung zoom niya, no? Kasi lossless din. And yung ikinaganda rin dito kasi realistic yung kanyang quality. Hindi siya yung overly saturated. Sakto lang talaga yung quality ng kanyang camera. Ayan, nakita nyo naman dyan kung gaano siya kaganda sa rear cam and sa front cam. And yung stability naman, guys, ayan, makapag-video kayo 1080p at 30 frames per second. And of course, stable kasi may ultra-steady mode din naman siya. And so far, maganda rin naman. Decent rin naman yung kanyang stabilization. So, okay naman siya. Then, yung video recording, guys, actually, pwede kayo makapag-record din dito ng 4K at 60 frames per second. And sa price point niya, bihira na yun, ha? And sa front din naman niya, makapag-record din kayo ng 2K resolution. So, yan, guys, in fairness, even sa front cam and sa rear camera din, hindi ako binigo itong Infinix GT 20 Pro. Kasi, diba, usually kapag sinasabi nilang a gaming phone, talagang minsan nako-compromise yung camera performance. Pero eto, guys, pati camera performance, hindi nila kinompromise. So, nakita nyo naman dyan yung performance. Kayo na mismo yung humusga kung maganda ba siya. So, ayan, basta for me, I like the rear camera performance of this and of course the front camera. So, ayan na, guys, nakita nyo na po yung whole testing natin, itong pinakabagong Infinix GT 20 Pro. Ayan, anong masasabi nyo po sa kanya? I-comment nyo below. Ngayon, sa price naman ito, guys, na 16,000 below, talagang na-impress na ako. First pa lang sa design niya, ayan, nakuha naman niya yung gusto ko na dapat gaming, kasi gaming phone, dapat gaming vibes, cool yung appearance, nakuha naman niya yon. Then, of course, yung chipset niya. Now, na-surprise ako kasi dual chipset pa pala siya. So, ayun, solid yung kanyang processor, yung chipset niya. Maganda rin siyang paglaruan, guys. Very smooth yung kanyang gaming performance. At ang quality ng screen, nakuha naman niya yon. Ang ganda. At hindi din siya mabilis uminit, guys. Nakita niyo naman sa testing natin kanina. Hindi din siya mabilis malobat. So, yung mga factors na yon, nakuha naman niya yung gusto ko sa isang gaming phone. Diba? Sulit na siya sa market ngayon. For me, if you would ask me, talaga nasusulitan na ako pagdating sa mga factors na yon. And also, guys, ang GT Series family ay meron din silang GT Book. At ayan po yung itsura niya. Yung availability date nito, guys, sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop is on June 13. At kung bibili kayo ng GT 20 Pro phone, there will be a free GT gaming kit for a limited time only. Kaya secure your slot na. For more information, guys, ibibigay ko lahat yan sa description box. Kaya bisitahin nyo na. And sa mga early bird, for sure, may mga early bird promos din sila. Kaya gumora na agad kayo. Ayun lang! I hope na nagustuhan nyo po ang aking review. Kung may mga na-miss akong i-share dito sa video ito, don't forget to share it down below na rin. Ayan, marami pong salamat ka, Teki, sa panonood ng aking video. I hope you like it. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video, ka Teki. Bye!